Yo, kumusta mga kahabi? Yon, wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisa na agad natin tong paggawa ng enclosure. All right. Ang ating bagong species ngayon ay isang dry species. Mga kahabi, kakakuha ko lang dito fresh to fresh. Actually, wild caught ito. Kasi native naman ito dito sa Saudi Arabia. So, since it's a dry species, gagamit tayo ng cocoa fiber at hahaluan natin ng sand. Oo, yung sand na nakukuha namin dito, yung desertong sand, ganun nga. Yon. So, ayan, ihahalo ko lang sa dyan. At habang ginagawa ko to mga kahabi, papaalala ko lang sa inyo na ang video na ito ay part ng XOPH Pahabs 2020. Oo. Kaya abangan nyo sa may bandang gitna or dulo, kahit saan. Basta abangan nyo yung secret word of the day para ma-comment nyo dito sa comment section natin. Tapos punta kayo sa groups, ha? At alam nyo na gagawin, mga kahabi. Shoutouts nga rin pala sa mga tropa ko dyan sa XOPH team. Right, mabuhay kayong lahat. At kay Igorance, yung taga-Canada nating Igorot. Yeah, taga-Binggit yan. Taga-na-keeper din, oo. Sobrang lupit na mga tarantula niyan. So, eto na guys. Eto na. Papakita ko na sa inyo ang aking bagong species. Alright. Tantaranant! Eto ang Arabian Fat-tailed Scorpion. Yeah! Tinatawag din itong Black Fat-tailed Scorpion. So, sa pangalan pa lang niya, alam nyo na, mataba ang kanyang buntot. Yeah, ang angas, Brad, ang angas. Yo, nanginginig ako ang hawakan to. Grabe, first time ko talaga tong, oy, grabe, aggressive. Grabe. So, ayan, no, nakataas kagad ang pincers niya. Ayokong hawakan. Hindi ko itetemp i-handle to at wag na wag nyong i-handle ang mga scorpion, mga kahabi. Kahit sabihin nyong matapang kayo, nandun pa rin ang risk na kayo ay malason. Dahil actually itong species na to ay may venom level 5, I think. Oo, isa to sa mga pinaka mababangis na mga venom sa balat ng scorpion. Whew, kinakabahan ako habang ginagawa tong vlog na to. Kauna-unahang beses ko lang talaga na mag-handle nitong species na to, at actually ito ay ibibigay ko sa isang napaka-special na tao. Alright, na siya lang ang worthy para mag-keep ng ganitong kadedelikadong tarantula. So, ka-level nito guys ang Death Stalker. Kasama siya sa top 6 ng most venomous scorpions in the world. Alright? Meron tong pinsan sa Africa, yung yellow fat-tailed. Pero ito, dito sa Saudi Arabia, ang makikita mo ay ganito, yung tostado version. Mainit kasi dito eh. Alright, ayan, grabe oh. So, wild caught ito, as I mentioned before, binigay ito sa akin ng isang tropa dyan. Shoutouts ko na rin yun, si Sir Len. Boss, maraming salamat dito. Siya ang nakahuli nito. Actually, marami pa to eh, pero sabi ko, isa muna. Alright, isa muna. Pag kaya kong i-handle, kukuha ako marami. So, hindi niya kasi alam kung anong gagawin. Sabi ko, sayang, i-keep ko. Tignan niyo naman, guys. Nakaangat ang mga pincers. Mukhang naninibago pa siya. Taba talaga ng punto to. Promise. So, yan, try natin. Pakita nga. Ayun yung stinger niya. Nakatago. Oh my God. Grabe, guys, kung alam nyo lang ang nginig ko ngayon. Oh,
Damn, sarap niya tignan. So mga kahabi, eto na ang secret word of the day natin. Post na natin dyan. Alright. So guys, maraming maraming salamat at sinamahan niyo ako na i-house natin tong ating bagong alaga. At kung meron kayong name suggestion, pwede nyo na rin ilagay. So, maraming maraming salamat. Kabadong-kabado talaga ako, pero alright, natapos natin ang pag-house ng walang problema. Yun. Oo nga pala mga kahabi, meron din akong nakuha pala, or sorry, may binigay din si Boss Len sa akin. Okay, ito siya. Actually, hindi ko malaman eh. Kaya sinama ko na pala tong video na to dito. Kasi gusto ko sana matulungan nyo akong ma-describe to. Alright? Hindi ko talaga, wala akong idea kung ano to. Sabi niya kasi isang uri ng ahas. Isang reptile na sa sand nabubuhay. Yan naman, nakikita nyo gumagalaw dyan. So, wala akong idea talaga. So, binigay lang to siya sa akin. Ang sabi alagaan ko na rin daw. Total, mahilig naman ako sa exotics. So, hindi ko alam eh. Hindi ko makita yung ulo niya. I'm so bothered. Kasi nung tinitignan ko siya kanina sa bote, ganyan lang talaga yung itsura niya. Para siyang eel, alam niyo yun? Igat. Parang ganun eh. Pero, basta kakaiba eh. Hindi siya mukhang ahas talaga para sa akin eh. So, hindi ko alam kung anong klaseng species to. So, kung meron man sa inyo na may idea tungkol dito, paki-comment naman, please. Kasi, wala talaga akong kaalam-alam. Tinatry kong i-research sa Google, pero hindi ko mahanap talaga eh. Para talaga siyang eel. So, yung mga reptile experts dyan na nanonood, pakitulungan naman akong i-identify ito. Alright? Bonus na to sa video na to. Pero, ayun na nga. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. Paki-like and subscribe nga pala ang video na to. At, abangan nyo kasi maraming marami pa akong ibibigay sa inyong mga content para lumawak ang kaalaman nating lahat sa pagki-keep ng mga exotic animals. So, again, paki-identify to, please. Ayan siya, gumagapang paloob sa mga reptile experts natin dyan. Alright, malulobat na ako. So, guys, maraming maraming salamat ulit sa panonood. Please like and subscribe. Have a good day and God bless.